So what's up guys, welcome back to my channel. Ako nga pala si Mitch Elisterio. Kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa mga tutorial ko at iba ko pang mga video. So ngayon ang gagawin natin ay how to make water drop logo in PixLab. So ngayon logo muna tayo, hapas muna tayo ulit sa KineMaster. Mga susunod na natin gagawin ng KineMaster. Open na natin ang ating PixLab. Pagka-open natin, ganito ang makikita natin. I-delete natin itong new text na to. Yung pang-delete nandito sa kaliwa, sa taas, katabi ng lapis. Tapos, palitan natin siya ngayon ng background. Yung pang-palit ng background, ito nasa kanan, nasa baba, yung may square. Tapos, yung color. Pindutin natin yung color. Pagka-pindot ng color, lipat natin sa color. Tapos, mamili kayo ng kulay na gusto nyo dito. Tapos, kung wala dito sa naka-display dito sa ibaba, pindutin nyo itong plus sign. So, ako katulad dito ako mamimili. Yan. Tapos, panakapili na kayo. Adjust nyo lang yan kung saan yung gustong kulay. Ganyan. So, ako ang kulay na gusto ko ito. Yan. Tapos, okay. Tapos, i-check. Pagka-check nyo, magagawa tayo ng circle. Yung circle dito makikita sa octagon sa ibaba. Tapos, shape. Tapos, pindutin natin ulit ito yung square sa baba na kulay blue. Tapos, yung shape, anong gusto nyo, yan ang pagpipilian lang. So, ako, circle lang gusto ko. Kaya, circle lang pipindutin ko. So, tapos, hilahin ko siya ng kaunti. Palalakihin ko lang siya. Tapos, check. Tapos, hahanapin ko yung relative position. Pindutin natin yung nasa gitna at saka yung nasa baba para mapunta siya sa center. Check natin yan. Papalitan natin siya ng kulay. Scroll left natin. Hanapin natin yung color. Pindutin natin yung color. Enable. Pagdating sa kulay, kayo nang bahala. Mamili ulit dyan. Kung ayaw nyo, pindutin nyo lang ulit yung plus sign. Ganyan. So, yan ang kulay na gusto ko pa rin. I-check ko na siya. Tapos, sunod. Hanapin naman natin ang shadow. Scroll left. Shadow. Tapos, enable. Tapos, blurred niya. Gawin natin 25. Tapos, yung opposite niya, negative. Negative 50. Negative 50. Tapos, pumunta tayo dito sa plus sign. I-adjust natin siya ng 150. 150 lang. Tapos mamaya tignan natin ulit kung okay ba yung kulay niya or hindi. Shadow kasi siya. Yan. O kung gusto niyo bawasan niyo pa. Plus. Konti lang. 100. Gawin natin 100. 100. Yan. Tapos okay. Tapos pumunta naman tayo sa square sa taas. Itong diamond. Pindutin natin yan. I-lock natin siya. Tapos, pagka-lock natin siya, pindutin natin ulit para mawala. Tapos, i-check natin siya. Tapos, hanapin natin yung, scroll right naman tayo, hanapin natin yung copy. Tapos, pag copy natin siya, hanapin natin yung relative position ulit para mapunta siya sa gitna, pumatong siya doon. Tapos, check. Tapos, pagkapatong nun, hanapin naman natin ulit yung shadow. Balik ulit tayo sa shadow. Shadow. Naka-open na yung shadow niya. Tapos, palitan naman natin yung shadow niya ng positive 50. 50. Para sa kabila naman. Yan. Tapos, scroll up ulit. Pindutin natin plus sign. Adjust na natin siya ulit. 100. So, pero okay naman. Okay na yan. Hindi na natin gagalawin. Ngayon lang, napindot ko. Nasagi ko. Kamay ko kasi. Basta 100. Tapos, okay. Okay niyan. Check natin siya ulit. Tapos, hanapin naman natin yung inner. Inner. Enable. Enable. Tapos, yung blur din niya. 25. Yung opposite niya, negative 50.
So, nakaganon siya, di ba? So, adjustin natin yan mamaya. Ano to? Negative 50. Tapos, adjust natin siya. Scroll up. Yan. Tapos, gawin natin siyang 200. 200 or 199. Parang ganun. Basta parang medyo pa-blurred. Blurdy siya. Parang pa-blurdy lang. Masyado yan. Yan. Ganyan na lang siya. Tapos, check. Atin muna siya. Yan. Tapos, draw. Hanapin natin yung draw. Pindutin natin sa labas. Para mali square na white. Draw. Tapos, palitan natin yung size ng pen niya. 13. Tapos, yung smooth niya. Pwede na siguro dyan. Pwede din mga 100. Tapos, fill inside niya. Neon effect. Tapos, mag-drawing tayo ng half moon. So, susulat lang kayo ng ganyan. Ang letter C. Tapos, check. Or yung half moon. Tapos, papalitan natin. Yan. Ganyan natin siya. Tapos, i-rotate natin siya dito. Yan. Tapos, i-copy natin yan. Tapos, dali natin ulit yan dito. Tapos, adjust natin yan ng ano. Adjust natin. Hanapin natin yung relative size. Palitan natin ng konti. Tapos, check. Tapos, pinutin natin ulit yan sa taas. Palitan natin ng kulay. Punta tayo sa color. Enable. Gawin natin yung white. Yan. Tapos, yung isa pa. Pindutin natin ulit. Color. Yan. Tapos, check. Tapos, hanapin natin yung position para dandahanin natin, paketin siya doon. Yan, or banda rito siya. Yan, kasi parang shadow niya. Tapos, check. Tapos, ito, adjust natin. Pinutin natin ulit yung sa taas. Relative position. Position lang, walang relative. Yan. Tapos, pinutin natin yung diamond sa gilid. Kandado natin ulit. So, pagkatapos natin siyang ilock, pinutin natin ulit yung draw. Tapos, smooth niya, yan na lang. Tapos, fill inside, tsaka neon effect. Tapos, mag-draw tayo ulit ng half moon ulit para ilalagay naman natin siya ulit sa gilid. So, ganyan siya. Check natin siya ulit. Tapos, adjustin natin. Yan. Tapos, paliitin. Adjust nyo siya ng medyo yung katamtaman lang. Tapos palitan natin ng kulay. Scroll left natin. Color. Enable. Color white. Ilagay natin. Tapos adjust natin para ganyan nyo siya ng konti. O pa ganun. Ay. Adjust. Tapos pag okay na, yan. Ipindutin ko ulit itong shape. Pindot ko ng shape. Pindutin ko itong kulay blue. Para mamili ako ulit ng shape. Tapos palilitan ko lang siya. Tapos check. So ako ganyan. Tapos pindutin ko itong relative position para mailagay siya sa gitna. Pindutin na siya. So pag hindi na gumalaw yan, ibig sabihin na sa gitna na yan. Tapos i-check nyo na yan. Pagka-check nyan, hanapin natin yung inner shadow, open natin, tapos enable. Tapos yung blurred nya, i-zero natin. Tapos yung opposite nya, opposite x nya ay 7, yan.
Yung blur din niya, adjust niya, 9. 9. Tapos, i-check na natin yan. Patapos niyan, okay na yan. Gawin na natin. Pwede natin yung diamond sa taas, sa kanan. Tapos, itong check sa ibaba na mal-check, tsaka yung AKS, pindutin natin. Lagyan natin siya lahat ng check. Tapos, pindutin natin ito. Diba, may check sa kanan. Yung sa kaliwa, yung square na magkatabi, para magsama sila. Sama-sama na sila. Yan. Tapos, tanggalin natin. So, pagtapos na yan, pindutin natin yung diskette sa taas. Save. Yung format niya, palitan natin. PNG. Tapos, yung dimension niya, palitan natin ng ultra. Tapos, save.